kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga salakoy iyong dinisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga salakoy iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong Miyerkules Santo, matutunghayan natin ang pagpapalitan ng mga salita ng ating pong Jesus Nazareno at si Judas na nagkanulo sa kanya. Isang pagpapalitang naglalabas ng kinakailangan at ang tawag na pag-amin sa ating mga pagkukulang at pagharap sa katotohanan ang siyang makapagliligtas at makatutulong sa ating pagbabago at pagbabalik loob ay walang iba kundi ang ating mahal na Poon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang magbigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako humibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga hasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang Panginoong mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay kunay, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y walang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom. Ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ko ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari namin, Hesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon,
humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad, sa bahay mo kakain ng hapon ng Pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Tinatanggap ba natin ang ating kahinaan bilang tao at ang biyaya ng Diyos na nakapagpapaangat sa atin? Sa ating mabuting balita, nasulyapan na po natin ang siyang ipagdiriwang natin bukas. No, sa Huwebes Santo ay naririyan po ang ating pagdiriwang at paggunita sa huling hapunan ng ating poong Jesus Nazareno. At sa pagbasa pa lamang ngayon, natunghayan na natin yung magaganap sa gabing iyon. No? Sa isang banda, sa pagdiriwang, naririyan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Subalit, sa kabilang banda naman, ay naririyan din bilang bahagi ng 12 apostol, si Judas na nagkanulo sa ating mahal na poon. No? Iniisip na kapag ipinagkanulo niya, ibinenta niya ang ating Panginoon sa mga Hudyo o sa mga nagkakanulo sa ating mahal na poon, ay tututol ang mga taong sumusuporta sa kanya at magkakaroon ng isang marahas na revolusyon kung saan ipatatapon ang mga Pariseo, ipatatapon ang mga sundalong Romano at ang mga namamahala, papaslangin upang magbigay daan sa Mesiyas. Pero alam po natin na ang kwento, tatanggapin na po ang Jesus Nazareno ang kanyang parusa. Dala ng katotohanan ang kanyang kaharian ay hindi dito, kundi sa kabilang buhay magaganap. Dala ng katotohanan ang kanyang ipinangaral ay hindi karahasan, kundi pag-ibig at pagsisilbi. Hindi upang makalikom ng kapangyarihan, kundi upang ialay ang buhay para sa ikabubuti ng kapwa. No? Kaya kahit papano makikita po natin ng mas malinaw na pananaw itong nangyayari kay Judas. Subalit maganda sa usapan nilang dalawa, may inilalabas itong pangunahing katotohanan tungkol sa atin. No? Kasi napansin natin, di ba? Pinagkanulo si Jesus. Ngayon, sinabi ng ating pong Jesus Nazareno, no? Kung sino man yung nagkanulo sa akin sa isa sa inyo,
kasabay kong isasawsaw sa mangkok ang aking kinakain. E nagsabay sila ni Judas. At ang tanong ni Judas, alam niya yung ginawa niya. Siguro tumingin-tingin pa siya sa mga apostol. Ako po ba? Parang tayo rin. Sa ating mga pagkakamali, sa ating mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos, nagpapababa sa atin, nagpapalayo at nagiging bahagi ng pakikiwi o ng hidwaan natin sa ating kapwa. Minsan tinatanong natin, ako ba yung nagkamali? Minsan pinalulusutan pa natin. May mga pagkakataong sasabihin natin, eh ganyan na ako. Kayo ang bahalang mag-adjust. Ako ba ang may kasalanan? Pero kung titignan po natin ang ating pong Hesus Nazareno, ay laging pinaaalalahanan sa atin na bahagi ng ating karanasan na tayo ay nagkakamali rin. Pilit lang nating tinatanggi, pilit lang nating binibigyan ng dahilan, pilit lang nating ililipat ang sisi sa ibang tao. Pero ang tawag sa atin ay isang pagpapakumbaba ng loob. Isang pag-amin na kahit gaano tayo naging marunong, naging mabuti sa buhay, darating at darating ang mga panahong tayo'y magkakamali. At anong sinasabi ng ating pong Hesus Nazareno? Okay lang magkamali. Kung may pagsusumikap, humingi ng tawad para rito. Kung may pagsisikap, itama ang mga ito. Kung may pagsusumikap na huwag sanang muli nang bumalik sa kadiliman at bumaling sa liwanag ng kanyang pag-ibig. Maaaring mauulit yung mga pagkakamali natin, pero sana naman huwag nating sasadyain. Huwag nating palulusutan. Dahil alam natin bilang mga Kristiyano, na niyayakap ng ating pong Hesus Nazareno kung sino tayo. Tinatanggap yung mga pagkakamali natin, pero tinatawag din tayo sa isang banal na pamumuhay na kung saan na itatama natin, kung saan na ibabalik natin yung kabutihan natin, kung saan mas napapalapit sana tayo sa Kanya. At siguro po sa kababaang loob na ito, doon lang natin nakikilala na kailangan natin ng Diyos sa buhay. Kailangan ng siyang magliligtas, magpapaalala, magbibigay daan sa atin sa isang higit na mabuting buhay. Malayo sa mga nakagawian, malayo sa mga kinakaadikan natin, malayo sa mga paborito nating mga pagkakasala. At ano ang kapalit nito? Doon lang natin mamumulatan yung halaga ng ibinigay ng ating pong Hesus Nazareno. Na sa unang pagbasa na ipakita na agad, sa panahon pa lamang ng propeta Isaías, tatanggapin niya ang bawat pasakit. Tatanggapin niya ang pagkamatay para lamang makapasok tayo sa bagong buhay. Tatanggapin niya ang lahat upang tayo'y makiisa sa Kanyang muling pagkabuhay. Isang muling pagkabuhay na nagbungas ng Kanyang pagiging tapat, ng pagiging totoo, ng pagiging mapagmahal sa Ama at sa taong pinakamamahal ninya. Ito po ang kaligtasang dala sa atin. At tingin natin ang biyaya ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa pagpapatuloy ng banal na misa, na laging makilala ito. Na sa ating mga kahinaan, na sa ating mga pagkukulang, ay naririyan ang puon upang tayo'y saluhin, upang tayo'y baguhin, upang tayo'y muling papalapitin sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat.
Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, mga nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa ay nagiging tanda ng katapatan ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang iyong tapat na lingkod na si Melvin, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pag-asabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sing lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. San man magdungo, ako'y sasabay magka. Balikat sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, hiyayakapin ng landasin at bayan mo. Aking ipagbubunhi at iibigin ng buong sarili, san man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y kasamang ganap ay pahinto Lord nawa ng Panginoon ni kamatay ay maglalako anino ng kahapon dahil pag ibig ang alay sa'yo, mananatili ako. Huwag nang naisin, tayo'y mawalay, huwag nang
ang isipin magwa wakas at paglalakbay. Abong na ising lisanin kita, wala kong hangkari ika'y mag-isa. San man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa ating paglakbay, mananahan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ng landasin at payan mo. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasba sa lahat po ng makikiisa sa ating pagdiriwang, at inihikayat po natin ang lahat, nasaan man po kayo, dito man sa Quiapo, o sa kung saan man kayo magbabakasyon, o mag-out of town, no? Sana po ay paglaanan natin ng panahon at pagkakataon ang mga pagdiriwang lalong-lalo na simula bukas hanggang sa Linggo ng muling pagkabuhay. No? Subalit yung mga dito po, huwag kalilimutan, at bahagi po ng ating panuntunan para sa pag-iwas ng pagkalat ng COVID-19, ang maayos na pagsuot ng face mask kapag tayo'y nasa loob at nasa paligid ng simbahan. Kaya sana po ay siguraduhin natatakpan ng ilong at bibig at huwag tatanggalin kung hindi naman kinakailangan. Mainit na rin po ang panahon, kaya sana ay magdala rin po tayo ng ating mga tubigan. No, sana po yung reusable, no, at refillable. At mga pamaypay at siguro yung meron po sa atin na kinakailangan, mga gamot. No? Kung hindi naman po kakayanin na lumabas ng bahay dahil sa pagkakasakit, no? Hindi lang dahil tinatamad o naiinitan. No? Pero yung may talagang totoong dahilan, no? Naririyan naman po ang ating mga live streaming. No? Kaya sundan na lang po sa inyong mga tahanan, no? Kung ang init ng panahon ay magiging sanhi ng matinding pagkakasakit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan
na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,